Yun, magandang umaga po at magandang gabi sa ating mga kaibigan dyan sa Global Nurse TV. Saan man kayo naroroon ngayon? Sa lupalok na bansa ng Daigdig. Meron po tayong bisita ngayon. Walang iba kundi si Ms. Hersey Lee, USRN. Magandang gabi po. Ayun. Magandang gabi, Ms. Hersey. Kamusta po? Hi. Good, good. Kumusta? Oh, kamusta? Kamusta, Manday? Okay lang. Taga Cebu ka ba? Taga Cebu? Oo, taga Cebu. Kamusta naman ang Cebu ngayon, Day? So far, okay na after yung bagyo sa December. Ay, oh, salamat sa Diyos. At okay lang ba? May mga tanong ako sa iyo. Maganda lang ang mga tanong ko eh. Okay. Ikaw ba talagang gusto mo maging nurse noon pa? Bata ka pa o nang pilisan ka lang? Noon pa, yung bata pa ako. Kasi yung lola ko may, ano siya, she's diabetic that time when I was grade school. And then every day, like, I was helping my grandpa to, like, take good care of her because she had a gangrene on her, like, at the back of her neck. And then we kept cleaning it every single day, like, you know, with the normal saline and then betadine. Yeah. Yun. Tapos, laging nag-assist ako sa lolo ko. Tapos, parang gusto ko yun, yung nag, you know, nag-help sa others, tapos nag-assist, yun. Kaya yun, sabi ko, oh, gusto ko mag-nurse. Tapos sabi ng lolo ko, oh, mag-nurse ka, paglaki mo. Sabi ko, oh, mag-nurse talaga ako. Yun pala, si lolo tsaka si lola pala nag-influential sa'yo. Saan ka naman nag-college? Sa Southwestern University. Yun. Nag-college. Pwede ba ba shout out ang mga klase mo dyan? Oh my gosh. Hi to my BSN Group 12. Yun, malamimiss ka na sila. Saan ba sila Batch ngayon? 2000, ano ba yan? Ako nag-graduate 2009. 2009, ngayon. Sino-sino yung mga best friend mo doon? Baka magtampo sa'yo. Hindi mo sila binanggit. Mga best friends ko, nasa ano na din sila. Most of them are in Canada. Wow. Tapos yung isa, papunta na din dito sa US. Oh, hintayin natin yan. Hintayin natin. Kaya nga, I'm excited. Yun. Sa pagkatapos mo ba mag-nursing, Miss Hersey, ay nag-nurse ka ba talaga sa hospital agad o ibang work mo nang pinasok mo? Nag-nurse agad pagkatapos ko mag-ano. Yung magaling. So anong area mo doon? Sa hospital pala yun? Actually, first, nung nag-ano pala kami, nag-volunteer sa, malayo yun sa, parang sa may, sa Mandawi yun eh, Mandawi. I forgot ano ba yung tawag ng hospital nun. Pero, yeah, doon lang, sa clinic pa yun at first. Kasi wala pang opening sa, ano, sa mga ward. So, nakailang years ka sa Pilipinas na nurse? Parang 1 year lang yata. 1 year lang. Tapos o wala pang 1 year. So pagkatapos nun, saan ka lang nag-abroad ko yan? Saudi. Uy, sa Saudi. Saan sa Saudi, Day? Sa ano, sa Alcobar, Saudi. Ah, sa Alcobar. So kung 1 year ka lang sa Pilipinas, ano yung mga qualification na hinanap sa'yo ng agency mo noon? Noon, that, di ba yung dati, ano pa, talagang competitive yung, ano, yung nurses before. Sa batch namin, marami kami mga nurses na graduate. Kaya mahirap mag-apply sa mga hospitals kahit sa Pinas pa lang yun. Sobrang hirap, as in, grabe yung mga ano nila, mga requirements and everything. Kaya dapat talaga mag-volunteer ka muna bago ka mag-apply sa ano, sa mga hospitals. So sa Saudi naman, may yung ano, yung agency is sa Manila. Kaya lang may yung dun sa Saudi na tinatrabahuan ko is may kakilala kami yung supervisor. Kaya yun siya ang nag-ano sa amin, nag-refer na mag-apply.
So, nagpag-Saudi ka na talaga. Sa anong area mo naman sa Saudi pagdating mo doon? Pediatrics medical ward. Ah, nasa Peja. Di ba mahirap yun? Peja, mga baby na alagaan mo. First, nahirapan ako. Parang like, baka like sa ano, sa isip ko, parang my God. Kids, like you know, kasi may mga hindi naman siya baby na baby, parang mga ano lang ba, mga less than a year. Pero you know, like I think like they're like so fragile and it's so hard to like handle them, the kids. Ang lilikot kasi. Kaya, pero eventually, nagustuhan ko naman siya. I like it more better than adults, actually. Ah, ganun ba? So, nakailang years ka, Mr. C, sa pagiging pediatric nursing mo? Sa Saudi, I finished my contract like 3 years. Kasi yung sa agency, every 3 years yung contract. Ah, 3 years contact lang. So, hindi ka na nag-renew. Hindi na ako nag-renew. Oh. So kung hindi ka nag-renew, anong sunod mo na plan pala pagkatapos nun? Pagkatapos noon, gusto ko mag-ano sa Canada or Australia. Pero napunta ako dito sa US. Yun. Hindi ba pag-usapan natin yan ang journey mo sa US? Paano ba nag-start yan? Nag-start, hindi kasi yung ano, yung husband ko, taga dito na talaga sa US. Okay. Tapos, nung kinuha niya ako dito, yun, nag-apply na ako dito sa, no, sa US. Pero akala ko easy lang, hindi naman pala. Hindi. Ang dami din, ang dami mo rin gagawin. So, pumunta ako dito mga 2015, September. Tapos, nag-submit ako sa CGFNS yung mga credentials ko. Tapos, yun, nag-wait ako noon mga after 3 months yata yun bago bumalik sa akin yung ano ko, yung credentials na approve sa kanila. Pero nasa US ka na nun. Ah, okay. So, yung pagpunta mo sa US, tawag doon, immigrant visa ba tawag doon? Sa'yo, o yun, ganun. Okay. So, naging SRN ka na. Pagkatapos nun, paano ka nagpag-apply sa hospital? Yung pa rin bang pediatric nurse na ginamit mo? Experience mo? Oo, yun pa din. Yun pa din ang ginamit kong ano, experience. Na yan, no? Tapos, ano lang talaga ako, nag-check sa, you know, sa job website dito sa US, yung Indeed.com. Tapos, yun, tingin-tingin ako pag may, ano, may mga job opening sila. Tapos, sometimes din kasi sa mga hospitals dito, i-ano nila, ipopost din nila doon sa Indeed na may ano sila, yung anong tawag nun, like, you know, like walk-in. Oh, mga walk-in, no? Interview Na, din. oo, na-apply, Apply, okay. ganyan. Sa ano nila, sa hospitals nila, yun, may date sila na, you know, yung, ano, ilang days sila magkakandak ng, you know, ng, like, Interview. job fair, parang job fair sa Ah, Pinas. fair. Saan state ka nga pala ngayon? Nasaan ka nga pala? Sa Maryland. Ah, nasa Maryland ka pala. So, yung ospital na pinapasukan mo, sa Maryland din. Oo, sa Maryland din. Gano'ng kalayo sa bahay niyo yun, yung ospital mo? 10 minutes lang. Oo, maganda, no? So, Ten yun minutes talaga ang lang. napili mo na ospital malapit sa pinapasukan mo? Ah, sa bahay Oo, yun mo? talaga. Yun talaga. Kasi ayaw ko mag-drive dito na malayo. Takot ako. Okay. So, pagpasok mo sa ospital na pinapasukan mo, nakailang years ka na dyan sa pagiging pediatric nursing mo? 5 years na ako. Wow, 5 years and some congratulations. unchanged. Thank you. Pero hindi naman nagbago yung ano mo, yung area mo sa pagiging nurse mo sa US. Hindi ka ba nililipat-lipat? Paano ba ang situation ng ospital niyo? I was hired being a mother baby nurse.
So, baby. yun yung ano, yung postpartum nurse, kung after delivery ng pasyente, ito yung mag, kami yung mag, ano, kami yung mag-take over. So, kami na yung nurse mag-aalaga sa pasyente. Yun. So, ginawa ko yun for like 5 years. And eventually, when I hit like 5 years, like early this year, so I wanna change my area. Kasi, dati din, so sa unit namin, sa ano, sa third floor yun. Isang yun, isa, ano yun, isahang floor yung NICU, labor and delivery, at saka mother baby unit. Okay. So ma-float din ako dun sa NICU nung ano pala, yung mother baby ako. Tapos, ngayon, I'm doing labor and delivery So, siyempre, nurse. malaki adjustment 'yon. Hindi ka ba nahirapan from baby na punta ka sa mami naman ngayon? Manganganak lang, di ba? Oo, na ano, mag-assist sa panganganak sa doktor. Hindi naman mahirap. Pag wala ang doktor, pag ang pasyente, crowning na talaga. Wala kang magagawa. So, paano ang ginawa mong adjustment? Okay lang naman so far kasi yung mother baby pa ako, yung hindi kami busy sa ano sa unit namin, lagi akong nag-help sa kanila if they need like Okay. somebody. So far yung transitioning naman as a labor and delivery nurse, like for me lang ha, okay lang naman. Okay naman, di mahirap. Oo, 7 weeks nga lang yung ano ko yung training. 7 weeks lang, mabilis lang ano. Ah, kasi Oo, na-expose ka na supposedly doon sa area 12 na weeks. yun eh. Kasi marunong na ako mag-recover na right away, like after Okay, so having the hindi na baby. mahirap para sa iyo na mag-shift ka ng area from Pedja doon sa Libolan delivery ka naman ngayon. Mas mabilis na lang sa'yo. Oo. So ano naman yung mga challenge mo sa area mo dyan, sa bago mong area? Sabi mo kanina, pag may nanganganak na crowning na, walang doktor, anong ginagawa niyo? Oo, Mahirap yun yung challenge niya. Nakakatakot din siya, no? yun. Pero mabuti naman din yung ano yung area ko, ano, pag ganun, marami na may mga ibang nurses din naman na magtutulong sa iyo. yun ang Pag maganda. ganun. Pag ganyan, oo. Kaya pero yun, hindi naman yung masya, usually na ano ma ano tawag yun, happen. Okay, so bibihira lang palang ganun. Sino mas toxic, yung pasyente o yung relative? Bakit? 50-50. Parang 50-50. Oh, Oo, so demanding 50-50 din doon. yung mga relative dyan. Oo. Parang sila yung ano pasyente. Kasi yung pasyente. So yung population ng mga pasyente nyo, iba-iba din na, no? Diverse, may iba-ibang races din, mga lahi, ganun. Iba-iba din. May mga Iba-iba. Latina, Mga may mga African American, na ganun. So oo. maganda pala, no? At least lahat na kakasalamuha mo, lahat ng mga pasyente dyan. Oo, Oh, kaya may nga. sila. Ganyan din maganda. Maganda din yun, you know, diversity. Okay. So ano yung mga clients yung ba? Galing mismo sa bahay nila o galing sa emergency o galing sa ibang hospital na lipat sa inyo? Saan ba sila galing? Yung Galing? mga pasyente namin, ano siya, so, sa hospital namin, may clinic. So, yung hospital namin mismo, may, ano sila, may OB clinic sa baba. So, yung mga pasyente na sino yung nakikita nila doon, talagang doon mag, ano, talaga sa hospital namin mag-deliver. And then, may mga private doctors din. Tapos, yung hospital namin is contracted also with Kaiser Insurance. So, those who are like, you know, like have Kaiser Insurance, patients, they can also come to our hospital. Okay, so yung mga emergency cases din pala, tsaka yung Kaiser, ano siya, insurance company ba yan? Oo. It's an insurance company at the same time. They have their own, you know, they have their own clinics, but they don't have like really like hospital. Okay, so parang ano sila dyan, nakikirenta, ganun? O paano ba ang tawag dun? Nakikijoy? Contracted. They're just Ano, contracted to hospital. ano? Ah, okay. So, Kaiser patient lang.
Pwede dyan. Kung Kaiser ka, Kaiser Yeah. ka yan. Kaiser Clinic, tapos we also do have private doctors like affiliated to our hospital. So yeah. So, anong duty mo dyan? Pang umaga ka ba? Pang gabi? Luckily, I got hired working in a day shift. So like 7 in the morning to 7 at night. Like 12 hours, 3 days a week. So, ikaw namili lang ano mo, nung day mo. Hindi. So in the beginning, so my openings la no noon, morning and also I mean day shift and night shift. And then like tapos dalawa lang kinuha nila yung mga applicants na nag-apply actually. Yeah, dalawa lang kinuha nila. So luckily I got hired tapos may Wow, galing isa. naman. So, ibig sabihin, Yeah. pag ang na-hire ka ng 7 to 7 ang day, hindi ka na pwede alisin dyan? Ganun ba? For life ka na Hindi. dyan? Ganun shift na yan? Oh, yun talaga yung shift mo. Hindi ka ano. Tapos yun din yung depende yun sa ano sa hiring ano nila contract for example. Kasi may iba din kasi na ano rotating shift. Yung So meron that din. yeah, oo. Yung rotating shift is that you know any shift that you will Pwedeng be umaga, able to pwedeng work. gabi, pwedeng Yeah. okay. So kung na-hire ka sa rotating nurse, so pwede magbagong schedule mo pala. Pwede ka sa umaga. Then on Oo. shift naman, pwede ka sa gabi. Depende yun kung ano if lacking yung mga staff sa umaga or sa gabi. So yun yung ano sa rotating shift nurses. Okay, so pwede ka pala mailipat ng kinabukasan, panggabi ka, ganun, pag-rotating. Oo. But Alright. luckily yung contract yung inano ko na playan is really day shift Friendship lang. talaga. Wow, maganda pala. Yeah Ayun. nga. O bakit mo nagustuhan niya pang umaga? Bakit mo nagustuhan? Mahirap pag kasi 'di ba married na ako tapos we're planning like to have a child and then mahirap pag pag sa gabi work tapos sa umaga para hindi mo na mag yung hindi mo na masyadong ma-take care yung anak mo. Nilo taon na ba anak mo? Ang pangalan? Oh, this is Amelia. Amelia. Hi, Amelia. Oh How my are God, you? so loud. Antok na ata si Amelia. Ayun. Saan ang ginagamit nyo sa ano nyo, system sa ospital? Surgeonet ba kayo? Epic? Paano ginagamit niya? At the beginning, gumamit kami na ng Cerner, tapos ngayon Epic na. Okay. Anong mas gusto mo sa dalawa? Depende kasi sa mother baby easy lang naman yung yung Cerner. Tapos sa Epic, yun na yung nag-labor and delivery ako. So, gusto ko both, depende. Kasi yung epic. Okay. So, paano yan? Ang duty mo, 1 week? Kung 5 days, 3 days, paano bang duty mo? Duty ko is 3 days a week, 12 hours. Ah, 12 hours. Ano yan? Tuloy-tuloy na 3 days o pwedeng mapaputol? Depende yung sa'yo. Pwede yung straight, pwede din pwede po. Okay. So, pag siyempre busy nurse, 'di ba? Ano naman yung mga activities niyo pamilya kapag day off ka? Siyempre para matanggal yung stress mo. Ano madalas kaya? So, family, kasi may anak na kami, punta namin sa park, tapos Nice. magkain sa labas, ganyan. Yun lang. Parang mas grabe yung family time dito kaysa nung nasa Pinas pa ako. Okay, so mas maganda yung bonding ngayon. O, feeling ko. Kasi, Okay. parang dito talagang pinapahalagahan yung family time together. Oh, maganda. Tapos marami yung mga activities kahit sa mga community, di ba?
Kahit sa mga community dito sa ano sa area namin, may mga activities like every weekend. So yung pandemic, paano mo nung hinarap yung pandemic as a nurse? Oh, yun. Di ba mahirap? Mahirap din. Oo. Mahirap. Tapos nakakatakot din, no? Kasi hindi natin alam anong mangyayari sa atin. Kasi tayo yung ano yung first line na exposed sa virus. Tapos wala pang medicine noon or any vaccine. Like really, it was scary. Like parang tapos OC ka sa bahay. Pagdating, hala, kahit pagod na yung katawan mo, diretso ka na sa banyo, liyo ka na agad-agad. Grabe, ano? Yeah. Sa ano yung protocol nyo sa pag-admit ng pasyente? So, yung protocol namin pag-admit sa Pandemic? pasyente is like, you know, we really need to swab each patient. Okay. Yeah. Like rapid test for COVID. Mm-hmm. Yeah. And then if they're positive, then we will, you know, isolate them. Yeah. Mahirap yung ano, mga outfit for COVID. Tapos lalo nang Lagi na respected the ka-identify mo, no? patient. Oo, ang sakit sa mukha. Tapos nakakasakit sa ulo din. Nagkaroon ba kayo ng full house na puro COVID patients? Oo, nung January. Oh Wow, my grabe. God. Toxic. Grabe. Parang like, parang ayaw ko nang mag-ano. Ayaw ko na mag-duty. Paano nga pala yan pag yung nanay mo, nanay ay positive sa COVID, tapos anong ginagawa sa baby? In-isolate din? Hindi. Hello, Amelia. O, tapos, hindi siya sinaseparate? Hindi sinaseparate? Hindi sinaseparate, pero ano, pero yung nanay dapat naman nakamask. Tapos yung nakamask if mom will do breastfeeding. I'm sorry. Okay. Hello, little girl. Nantok na yata. So, hindi sinaseparate pala ang baby. Hindi. Pero, yung baby, ilalagay sa crib. It's a closed crib actually. Tapos, ano, few feet away from the mom. Okay. Kukunin lang ng nanay pag ano pag magpadede ng bata. Tapos usually so far naman na yung mga bata na from COVID moms, they're all negative kasi we will test them 24 hours. Ah, so wala pa naging positive na bagsanggol na baby. Mm-mm. Ah, so far. Talaga? Thank God. Mm-hmm. Wow. Like, they will be only tested positive once they already, like, you know, like, out from the hospital. Ah, talaga? Ganun pala yung mga baby natin. Mataas ang resistensya, no? Hindi sila tinatablahan. Ayun. So, ilang days yung ano, yung stay nila sa hospital nyo? Ayan, Ms. Jersey. So, mas maganda ba may insurance sa US ang family? Oo. Maganda pa. Kasi mandated naman talaga dito sa US na dapat may health insurance. Kasi pag wala kang health insurance, you have to pay out of pocket and it's very, very expensive. Imagine like sa labor and delivery, mm-hmm. if you don't have insurance, like laboratory itself is $6,000. Wow, grabe. Mm-hmm. Eh, kung may insurance ka, kakatipid. Kung may insurance ka, depende yun. So like for example, sa akin, yung insurance ko, I have to pay like 20%. Pero hindi pa rin yun maganda. Maganda talaga yung ano yung totally covered, no copay. Okay, so depende ko siguro sa insurance na makukuha mo, mapipili mo. Oo. Mm-hmm. Depende.
Kasi sa hospital, yun lang yung in-offer nila. So, Aetna or Kaiser. Aetna tsaka Kaiser. Yung mga pasyente nyo ba, may halos ba lahat mga insurance? Ang iba, wala rin. Yung iba wala. Pero they're still gonna be like you know fall into Medicaid yung sa government. Ah, sa government, yung mga charity. Ewan ko if charity ba yun yung Yun mag-apply ba ang ka sa tawag nila? Medicaid, Medicare, oo. Medicare. Yun yung normally sa mga sa mga clinic patients. Okay. So wala silang babayaran. Libre yun. Meron silang babayaran konti. Ah, okay. Pero, Hindi yung ano yung sobra-sobra talaga. Okay. Meron pa rin silang babayaran. So mas maganda pa rin talaga may insurance. Okay. Oo. Yeah, dito sa US kasi yun talaga yung number one mandated dito eh. Dapat may insurance talaga. Kasi pag walang insurance, mahirap magkasakit. Yan nga. Yung mga pasyente mo ba ng mga nanay, anong karamihan na mga ano, mga cases sila? May mga diabetes pa sila or what? So paano nyo ang treatment sa kanila dyan? She's back. She's back. Say Hello, hi. Amelia. Makulit talaga tong anak ko. Oh my God. Mama's girl. Mama's girl talaga yan, ha? Bagay, pagpagod ka, nawawala naman eh. Kasi yun si Amelia. Oo. Ang kulit-kulit na ngayon. So yan, Miss Jersey, ano ba yung tanong ko kanina? Nakalimutan ko na. Yung mga ano, so Mga mga cases sa patients. mga mami. Oo. Oh, meron din kami mga high-risk patients like gestational diabetes, preeclampsia. Oo. Lately, we had so much preeclampsia patient. Tapos, you know, sa gestational diabetes naman, if big baby, you know, it's ano din yun, high risk. Okay. A shoulder dystocia. Yeah, ginagawa talaga ng ano yung you know lang best ng doctor para hindi ma you know mas CS yung patient. Kasi may mga naman na kahit malaki yung baby nila, they delivered like normally. They will push it good, but not all of them. So yeah. Okay. Depende. At ginagawa ng paraan para normal lang yung delivery. Palatang CS eh. Saka may mga pasyente din kami mga ano, yung mga diabetic mismo. High risk din yun, sobra. Diabetic mismo, tapos may mga ano din, it's called PE, pulmonary embolism. Delikado yun ah. Delikado yun, grabe. At sometimes, you know, like, emergency, like, may mga pasyente kaming, ano, na through ambulance, placenta previa, so yung ganyan. So, takbuhan kayo niyan, syempre. Oh, takbuhan kami. OR. Handa. Pero hindi naman madalas yung ano nyo, yung mga emergency cases, hindi naman madalas. Hindi naman. Hindi naman. Thank God. Good. Knock on the wood. So, mas nag-enjoy ka na ngayon sa labor and delivery kaysa sa mother-baby. Ganun ba? O kasi sa mother-baby, ano nang talaga siya? Routine? Lagi. Parang, yun na yung gagawin mo pag nasa work ka. Yun na yun. Tapos sa labor and delivery naman, may mga routine din. Pero, depende din kasi yun sa case ng pasyente. Anong, you know, tapos, kung mga maaarte yung pasyente mo. Ay, magayon din? Magayon din? Marami din? Tapos, yung mga psychotic nga pasyente. Ah, talaga? Maraming mga buang din. So, paano ang diskarte pag ganyan ang mga pasyente nang ginagawa mo? Ano pa rin, you know, you still need to be like cheerful with them. Ah, okay. Siyempre, nurse naman tayo eh. Yeah. Oo. Careful ka pa rin. Kahit nag-visit ka na. Ganoon talaga ang buhay ng nurse eh. No? Mahaba pasensya. Oo. Pag hindi mahabang pasensya mo, ay nako.
Huwag ka na mag-nurse. Nurse, yun. So ano pala, Ms. Hersey, yung mga advice mo sa mga bagong nurses natin? Dapat, what's that? They gotta need to be professional and then be respectful. Tapos hindi sila nung, they should not fear of doing things as a nurse. Kasi may mga nurses dito ngayon, kasi nag-train din ako sa mga new nurses, new grad. Some of them, they don't have really like initiative to like to learn. So they gotta need to like, you know, like, can I do this? Can I do that? Like, you know, yung ano ba? Yung initiative mo being a nurse na gusto mo matuto. Okay. So kailangan talaga magagaling sa kanila. Ganun Oo. ba? 50-50. Ano 50-50? Ikaw yung mag-initiate, tapos sila, yun na, alam mo na. Oh, gusto mo bang ganito, ganito, ganyan? Ganito yun, ganyan. O nagkatanong sila. Maganda talaga yung ano, yung willing to learn sila ba? Para maganda ding turuan. At saka, you know, para, ano din, sa, para they will be a good nurse, eventually. Okay. Yung mga nurse dyan sa US na, di ba? Paano naman yung mga nurse natin galing sa Pilipinas? Ano yung mga dapat maghandaan nila bago pumunta ng Amerika? Uy. ano, lakas ng loob. Lakas ng loob talaga, no? Oo. Kasi it's really hard to adjust, you know, other, you know, sa ibang bansa. At tapos mag-a-adjust ka sa mga culture, mag-a-adjust ka sa mga kung ano yung, you know, yung mga attitude nila. Kasi yung mga, yun yung mahirap. Mm-hmm. At first, you know, like pag mag-adjust ka sa environment mo. Okay. So, paano ka nakapag-adjust nung dumating ka sa US? Kasi nung nag-Saudi ako, doon na nagsimula yung ano yung adjustment ko. Ah, okay. So doon na nag-umpisa na. Oo, kasi parang kahit yung mga kasamahan ko, mga Filipino din, saka may Indian, parang ganun lang din eh. Kasi ano, hindi naman lahat ng mga Filipino mga mababait. Hindi naman lahat. Okay. Number one, take note, hindi lahat. Kahit dito sa US, oh, okay. Mm-hmm. Don't trust anybody. Okay. Oh, narinig nyo ha, mga kapatid ng mga nurses. Galing sa isang nurse din yan. Okay. Yeah. Ano pang mga advice mo, kapatid? You gotta need to do good with their school first, and then once, like, you know, sa the exams, like in CLEX, kaya nyo yan. Kailan review lang ano? Oo, dapat talaga mag-aral. Aral na mabuti. Basta na hindi ka mag-aaral. Kahit you're super smart, dapat ka pa rin mag-aral. Tama, tama, kasi, tama. Kasi yung in CLEX, ano eh, unpredictable. Ano yung lalabas. Okay. But I'm only self-study. Oh, self-study. Oh, wow. Self-study. I just like studied, what's that, Kaplan book. Ayun lang na review mo. Oo. Tapos questions, all questions. Lagi nga pumunta dun sa ano, library. Kasi pag sa bahay ako, matutulog ako eh. Ang ending. So, iba-iba talaga ang experience, ano, ng mga nurses sa Amerika. Oo. Mga pwede mo naman i-share sa amin ng mga pwede ng mga nurses dyan. May idea ka kung magkano. Depende yun sa ano, experience talaga. No, before, nung, ano, nung tinanong ko yung mga new grads, before, nung, to 2017 yun, ha? Yung new grads before, they started $27 an hour. Okay. Mm-hmm. Tapos ngayon, dahil sa COVID, parang tumaas. Nag $33 na sila per hour. Ah, $33 na. So kung galing ka sa Pilipinas, may experience ka, tapos napunta ka sa US, ang offer sa'yo $33, okay na yun? Oo. Okay na, no? Hindi, baka mataas din pag may ano ka experience sa Pinas. So far,
So far, ang US, kinakount nila naman nila nun. Ah, okay. Yeah, it will count your experience even though you have experience, like, you know, in other countries. That's totally, that's counted. So, kung Yeah. $33 per hour ang sahod ng mga offer ng agency sa iyo, okay na yun. Oh, okay na yun if new grad ka. Pero pag may experience ka, pwede mong i-counterfeit. Ah. Pwede mong siya na, oo na, pwede ganito. Mag-negotiate. Oo, negotiate mo. Huwag kang matakot, mag-negotiate mo. Yun ha, tama yan. Narcis, narinig nyo, huwag matakot. Kailangan makipag-negotiate tayo. Oo. O kasi yeah, kailangan sa mga why not? Especially like you have experience and you're confident. So, mm-hmm. And you know yourself that you are a good nurse. Yun. Diyan ba sa area nyo, sa hospital nyo, eh, kulang na kulang kayo sa mga nurses? Ay, oo, sa labor and delivery. Wow. So, para pag tinawagan ka, meron bang additional yan na sahod? Oo, ang incentives, yes. Magkano incentive dyan sa hospital nyo? Oh my God. $60 to $90. Wow, narinig niyo yan, ha? So, mag-sheldo ka ng $33, tapos tinawagan ka pa, na 60 or 90. So, magkano per hour niyan? Nasa 120. Wow, kay nurse, galingan nyo mga nurses, ha? Yung gusto mag-inclex niya, kailangan, ipasa nyo. Narinig yung sweldo dito para bawing-bawi yung pinaghirapan natin sa Pilipinas dyan. Kaya nga. So, Mr. C, meron ba bang i-share sa amin sa Global Nurse TV na hindi pa namin naririnig? Meron ka bang gustong sabihin? To all new nurses who's like, you know, wanted to come here in the US, make sure that you guys are also like, you know, look back to like where you came from. Dapat tandaan. Yeah. And then, kasi dito sa US, it's very known na yung, ano, yung normally, Filipino ka, masipag. Kaya, dapat, pag dito na kayo, dapat talaga masipag, ha? Masipag talaga. Oo. Tama yan. Ayun, Mr. C, mukhang mababa ng mga tanong ko sa'yo. Baka meron ka pang gustong i-shout out mga friends mo dyan sa Cebu, sa ibang bansa. Baka, hi to all my friends. Yung mga CI mo, baka nakalimutan mo na. Nakalimutan ko na nga. Nakalimutan na nga. Kalimutan ka lang ba pangalan nila? Ngayon, ako ma'am, sorry, nakalimutan na ni Hershey. Kaya nga, parang ano na, parang after having a kid, parang ano na yung brain ko. Bale, ayos lang yan, oo. So, Mr. C, oh, maraming salamat sa oras mo. Oh, kahit na nandun si Amelia, how are you? Oo, grabe. Oh, wala na, wala sa ayos. Gustong-gusto niya ang buhok mo eh. Parang gusto yata maging kulay blonde din. Ang kulit-kulit. Ayun, Mr. C, paano? At paano gusto mo sa imbitahan na manood ng ating Global Nurse TV dyan, mga kaibigan natin? Yeah, Global Nurse TV, like, if you want any information, like, you know, sa mga nurses, what's happening here in the US or all over the country, like and subscribe! Yun! Mr. Ashley, salamat sa'yo, ha? At salamat sa oras mo. Kahit doon si baby, okay pa rin. Pinagbigyan mo kami. At abangan mo na lang next week. Ma-live na tayo nito sa YouTube. Okay. All right. At kamusta din sa inyo at no, so magandang gabi po at adudo kami sa iyo, USRN. Salamat sa mundo. Okay. All right. Yep. Good luck. Good night. Good night. God bless. Bye. Hello, baby. Yun. Iba talaga pag mommy nurse, ano? Iba talaga pag mommy nurse. Ganito. Ano yung sagi ng baby? So, paano po, Mr. C? Salamat at God bless po. Good luck to everyone. God bless. God bless.